Kukunin ko lang yung reaction ninyo no, sa naging dismissive na tone po ng outgoing na section si Congressman Teves. Tama po ba ako sa kanilang posisyon? Ano? Pero nung siya umalis nga po kahapon dahil feeling niya bastusan na daw ang nangyayari. Ganun nga po ba ang senaryo kahapon? Wala pong ganong nangyaring senaryo. Ano, binigyan natin siya ng pagkakataon kung ano yung kanyang saluubin. Napakinggan naman po natin yung kanyang sinasabi na siyang araw po ang Secretary General ng PDP-Laban. Eh, ako rin po, first time kong marinig, malaman na siya pala ay Secretary General ng PDP-Laban. Dahil sa pagkakaalam ko po, ang Secretary General ng PDP-Laban ay napakante nung umalis po si dating Speaker Pantaleon Alvarez. At wala pong humalili sa kanya dahil ang position pong Secretary General ay hindi po yan ina-appoint kung hindi po yan ay elected position sa partido. Meron lamang pong hahalili sa mga functions ng Secretary General at iyon po ang magiging acting Secretary General. Eh wala pong iba na pwedeng mag-assume ng mga functions ng Secretary kung hindi po si Attorney Melvin Matibag dahil siya po ang nakatalagang overall Deputy Secretary General ng PDP-Laban. Alam kong meron siyang appointment na pirmahan po ito ng dating Secretary General, Speaker of the House, Pantaleon Alvarez. May pirma rin po dyan si Senator Coco Pimentel at saka si Presidente Duterte. Kaya hindi ko alam kung paano siya naging sikten si ang ating kaibigan si Congressman Arnie Teves. Okay. At bakit niya kliniklim na siya ang Secretary General ng PDP-Laban? Ulitin ko, sa saligang batas ng ating partido, ang position pong Secretary General, ang position pong Presidente at saka iba pang national officers ng PDP-Laban, elected positions po itong mga ito. Kami po ngayon na nakaupo bilang national officials na officers ng partido at members ng National Council, nasa holdover capacity po kami ngayon ng partido. Kasi hindi nga po nagkaroon ng National Assembly nung mga nakarang taon. Dulot nga po ng mga problemang galing po sa COVID-19 pandemic. So ito po ang pagkakataon na magkakaroon kami ng pagpapanibago ng mga liderato sa PDP-Laban. Kaya yung National Council po kahapon na pinatawag po ng ating mahal na Pangulo bilang chairman po ng PDP-Laban, ay magkakaroon po ng National Assembly itong July 17 sa isang venue sa Luzon. Alinsunod kung ano man po yung sasabihin sa atin na protocol ng IATF.